Tiniyak ng Department of Finance na hindi makakaapekto sa kita ng pamahalaan ang 57 bilyong pisong loan condonation program para sa agrarian reform beneficiaries na nakapaloob sa New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, nakalatag na ang target deficit at kita ng gobyerno sa susunod na 5 taon at hindi kasama sa computation ang katulad ng condonation sa utang ng mga ARB. Dagdag niya, ang ibinigay na condonation sa mga magsasaka ay bahagi ng social justice na kasama sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Sa ibang balita, na itala nitong Mayo ang pangalawang pinakamababang unemployment at underemployment rate sa bansa simula noong 2005. May ulat si Naomi Tiburcio. Sariling sikap ang working student na si Chris Starr. Sa edad na 20, pinapag-aral niya ang kanyang sarili. Kaya malaking dagok sa kanyang patuloy na pag-aaral ang mawala ng trabaho. Pero ngayon, nakahanap na siya ng trabaho sa isang coffee shop sa Quezon City. Naghanap ako ng iba't ibang work. Ako sa Visayas Avenue. Binaybay ko yon isa-isa. Medyo nahirapan din talaga. Nung nahanap ko to, sobrang tuwa ako kasi ang bait ng boss. Tapos, okay sa kanya na yung setup ko is online class. Ramdam na ang tuluyang pagbuti ng labor market sa Pilipinas nang maitala ang pangalawa sa pinakamababang unemployment at underemployment sa bansa simula April 2005. Bumaba ang unemployment sa 4.3%, nakatumbas na lang ng 2.17 million na Pilipino na walang trabaho. Tumaas naman sa 95.7% o 48.26 million ang may trabaho, habang bumaba din ang underemployment rate sa 11.7%, katumbas ng 5.66 million na Pilipino. Makikita natin na mas mataas yung pagtaas dun sa employed persons kaysa dun sa nag-join sa labor force. Kaya nga nabawasan yung ating unemployment rate. The figures are actually in terms of the numbers are good, but of course we have to scrutinize then yung quality of jobs. Nakapagtala ng pinakamataas sa dagdag sa labor force ang agriculture and forestry, na sinundan ng fishing and aquaculture, arts, entertainment and recreation, iba pang service activities at accommodation at food service. Ang pagtaas niya talaga ay dahil nga nagkaroon ng planting season, ano? Yun ang report sa amin. Sa agriculture and forestry, may dagdag tayo na about 1.25 million year on year, no? And as I mentioned, ang mga top sources nito ay growing of vegetables, paddy rice, growing of banana. Nitong Mayo, dumami din ang mga bumabiyahe dahilan para tumaas ang service activities. Dahil dito, siniguro ng NEDA na isusulong ng gobyerno ang mga reforma na magpapabuti sa business investment climate ng bansa, lalo na sa foreign investors, at maipagpatuloy ang magandang takbo ng labor market sa bansa. Ayon pa kay Secretary Balisakan, kailangan ding mapabuti ang ease of doing business at magkaroon ng upskilling at lifelong learning programs para sa mga estudyante. Makakatulong aniya ang kooperasyon sa pribadong sektor, lalo na sa international organizations, para maisulong ang upskilling at retooling ng mga manggagawa sa bansa na akma sa global best practices. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.